So ngayon, bakit mo kailangan ng ano, capture page? So maraming reasons kung bakit mo kailangan gumawa ng sarili mong capture page. Number one, hello, we are live. Hello mga network marketers. Ito na naman si Kim Carlos, yung the ads coach. And in this video, we will talk about how to get more prospects using a capture page. Okay? So sa mga previous lessons natin, pinag-usapan natin kung paano kumuha ng mga prospect or paano gumawa ng prospect list gamit ang Facebook group pati yung Messenger URL Grow tool. Now today, gagamit na tayo ng capture page. Itong capture page ay more on ang ini-integrate natin sa email marketing. So dito sa capture page, mas kontrolado mo yung mga prospects mo. Kasi kahit anong mangyari kay Facebook or any social media, kontrolado mo pa rin yung mga sa prospect list mo. Ngayon, pag-usapan na natin is paano nga makontrol yung mga prospects gamit yung capture page. And by the way, yung mga sa last episodes, yung mga hindi nakapag-download ng free online prospecting tools or toolkit, meron dyan akong link sa description, pwede mong ano yun, i-click yon para makuha mo yung free toolkit guide mo. Okay? So, start tayo. So, ang ano kasi, ang paggawa ng capture page ay parang ano lang yan, ganun din sa lag sa offline. Diba? Pag umattend ka ng seminar or convention, for example, ako pag umattend ako ng convention sa mga hotels, bago ka makapasok dun mismo sa venue, merong munang registration area, diba? Dun sa registration area, magsasign up ka, mag-fill up ka ng name mo, ang contact information, cellphone, or email address. So, parang ganun yung capture page. So, kailangan mo na makuha yung contact information sa name ng prospects mo para ma-follow up mo yung mga prospects mo in the future and at the same time, ma-qualify mo sila kung talagang or ma-verify mo sila kung totoong tao sila. Okay? So, ganun din. Ganun din sa online. So, example lang natin yung convention na yun, di ba? So, ano yung itsura ng capture page? Capture page basically is isa lang siyang ano, isang page na website na kung saan hinihingi lang yung contact information ng prospect. Pwedeng name, email, optional yung ano, cellphone number. Pero ang ano dito, ang tip dito, mas konti kinukuha mong information, mas madali silang magsa-sign up. So, ako personally ginagawa ko name at email lang. Pero may mga iba pa nga, sobrang ano lang, sobrang gusto nila mapadali, mapataas yung sign up rate, email lang yung kinukuha nila. Okay, so pwede rin yun, depende sa strategy mo. So ngayon, bakit mo kailangan ng ano, capture page? So maraming reasons kung bakit mo kailangan gumawa ng sarili mong capture page. Number one is ano, full control. Okay, meron kang full control. So, ito yung mga sinasabi ko sa mga students ko. Meron kasi ako training course na titled Get More Leads. Doon, tinuturo ko na kung bakit para sa akin, mas personally, ang gusto kong ginagamit na ng capture machine is yung capture page. Okay? Meron kang full control. So, kahit anong mangyari kay Facebook, kay YouTube, kay Google, sa mga social media, meron ka pa rin capture page kasi website mo 'yon, sarili mo 'yon. So wala hindi magkakaroon ng problem dun sa ano pag na-unpublish. May time kasi halos mga 3 times na ako na-unpublish kay Facebook dahil sa pagre-run ng ads, sa pagte-testing. So 'yon. So once na na-unpublish siya, for example, gumagamit ako ng mga Messenger bot. Kapag na-unpublish yung page mo, magiging mawawala na lahat ng subscribers mo. Hindi mo na sila makakontakt. So, yun nga lang yung downside kay Facebook noon. Diba sabi ko sa previous episode, pag Messenger bot, hindi mo na kailangan manghingi ng email. Magki-click lang sila, diba? Or magko-comment. Pero, kapag na-unpublish naman siya, ang mangyayari, mawawala lahat ng
subscribers mo. So, kaya ako, personally, gumagamit pa rin ako ng capture page. Okay? And also, isang reason din, para ma-qualify ko yung mga prospects. Bakit? Kasi, kadalasan, yung mga taong high quality na prospects, meron silang email address at nag-check sila ng email. Okay? Pwede sabihin mo na, minsan lang nagbubukas yung tao ng email. O, yes, tama yun. Pero, yung mga tao nagbubukas ng email, quality prospects sila. Okay? So, pwedeng yun din mga prospects na kahit pa paano, may pera. Na may capability na bumili ng mga courses ko. Kung yan, products ko, courses. Yung mga courses ko. Okay? Or pwede rin, may ability na mag-join doon sa network marketing business ko. Di ba? Kasi kadalasan ganun yun eh. Pag yung mga tao na ano lang, puro free data lang ginagamit, tapos ang ginagamit ng cellphone sa pag, ano, pag-Facebook, pwede na ano, na hindi sila sobrang ganun ka-qualify or talagang wala sila malakas sa internet connection. Yun din, isa pa. Madalas, may malakas na internet connection yung mga taong ano, nagka-capture page. Okay? Pero hindi ko naman gine-generalize, kailangan mo pa rin i-testing yun. So, for me, mas qualified lang at mas quality mga tao na nag-opt-in sa capture pages. Okay? Next is branding. Okay? Branding kasi nga, dahil nga, sarili mong website yun, makikita nila na meron ko sariling website. So, pag nakita nila yun, mas makikita ka nila as is, matataas yung posture mo at mas makikita ka nila na isang authority mo kung ano, seryoso ka doon sa business mo. Okay? Hindi, kasi ang dali lang gumawa ng Facebook page, di ba? Sa Facebook. So, ang dali lang gumawa. Kahit sino pwedeng gumawa nun. So, pag meron kang sarili website, parang sa tingin ng mga prospects, ano, baka ano to ah, mukhang talagang sineseryoso nito yung business na niya. So, yun yung isang reason. And sa paulit-ulit nga na, isa pang reason is yung faithful. Fortune is in the follow-up. Pag gumagamit ka ng capture page, kinukuha mo yung contact information para ma-follow up sila. Para nga maraming beses nila sila ma-expose dun sa offer mo. Okay, kasi kapag dinirekta mo sila sa sales presentation mo or dinirekta mo sa ano video presentation mo, BOM presentation mo, tapos hindi mo kinuha i-contact information nila, hindi mo sila ma-follow up. So, sayang yung mga prospects na kung nagpa-Facebook ads ka, for example, nag-ads ka, sayang yung mga prospect na binayaran mo na para makita yung offer mo, pero once mo lang pinakita yung ano, yung opportunity mo. Okay? So, ngayon, paano na natin gagawin yung mismong prospect, ay, capture page, gamit yung ano, website mo. So, first thing na kailangan mong gawin, number one na kailangan mong gawin is mag-create ka ng website or funnel builder account. Etong accounts na to is, ano, maraming mga gatong mga available na accounts. May mga free, may mga paid, may mga iba naman na trial muna sa simula, tapos magiging paid. So, syempre, may mga limitations yung mga free, pero yung mga paid, doon ka magkakaroon ng mga, ano, mga automation. Ano yung mga available? Marami. Pero yung mga nagamit, yung mga alam ko and mga nagamit ko na is Weebly, Wix, ClickFunnels, ano ba, WordPress, and ang currently ginagamit ko is Rocket Pages. So, recommended ko rin yon sa mga ano, sa mga nagsisimula pa lang na may budget na, Rocket Pages. Kasi pag talagang ano, talagang gusto full blown na, pwede ka na mag-start na mas malaki, mas maganda pa ng mga funnel builder like ano click funnels. Okay, so number 2 or next step is gawa ka lang ng simple capture page. Okay, simple capture page kasi maraming mga marketers or online coaches na magtuturo sa iyo ng iba't ibang klaseng mga capture pages, may mga may kasampang videos, may mga mahabang text pa, pero sa akin personally ang nag-work is napakasimple lang. Picture lang, tapos may ano lang, opt-in box ng name and email nila. Ganun lang kasimple, nag-work sa akin, mas mataas pa yung pagsa-sign up ng mga prospects ko. Okay, so pakita ko lang ng konti yung ano, pakita ko lang yung screen ko para makita nyo.
Okay? Ito yung itsura ng ano ko, capture page ko. Yan, o, di ba? Picture lang. Saan makikita nyo, ha? Picture lang. Tapos may, ano, may opt-in box. Pag-click ko to, maglalagay lang yung mga prospects ko ng name, ay, ng email at name nila. Okay? So, ganun lang kasimple. Wala na yung mga videos, wala na yung mga text sa baba, or may mga iba, may mga testimonials pa. Make it simple. Sabi nga, di ba, sa network marketing, ano, KISS, K-I-S-S, keep it simple. Di ba? Tapos, ang mga elements lang na kailangan mong ilagay dito sa capture page is, etong, first is yung, nasa taas is yung lead magnet mo. Ayan, for example, eto, free toolkit guide. Ayan, by the way, yung free toolkit guide na yan, etong page mismo na to, eto yung mapupuntahan nyo if i-click nyo yung description or yung button dyan sa ano, sa baba ng videos. Okay? Free toolkit guide. So, eto yung lead magnet. Diba? Tapos, nandito yung topic nung kung para saan yung lead magnet. Eto yung sinasabi na hook. 3 online tools how to make prospects sign up to you. O, diba? Kailangan, yung sobrang short lang nung ano, nung hook mo, pero dapat significant or kailangan nung mga target audience mo. And then, nasa baba is yung button or call to action. Click the red button to download the guide. Okay? So, i-click lang nila, tapos ipa-follow lang nila instruction. So, every step of the way, kailangan mo silang i-follow. Ay, kailangan mo silang bigyan ng instructions every step of the way. So, paano na gagawin yun sa, ano, sa, eto, for example, sa aking racket pages. Papakita ko kung paano ginagawa. So, eto yun, di ba? So, kailangan mong gawin is click mo lang itong create a new page. So, hindi to in general sa lahat ha, kasi ano nga to eh, sa racket pages ko. Tapos, sa mga funnel builders, website builders, may mga templates na usually. Kaya example ito, may mga existing templates na sa paggawa ng capture page. Yan, maraming mga templates. So, kung ginagamit ko lang yung ganito. Yan. Yung simpleng picture, tapos ano lang, may text and then button. Tapos magpa-pop up yung opt-in box. Yan lang kasimple yung ginagamit ko. Ngayon, ang third step para sa paggawa nito ay i-integrate mo siya sa yung autoresponder. Okay? Kasi kung mawawalan silbi ng automation mo kung mano-mano mo pa rin ginagawa siya, di ba? For example, dito. Dapat, kapag nagbigay na sila ng name at email address nila, dapat automatic may magpa-follow up sa kanila ng email. Okay? Kasi pag ikaw nag-follow up mano-mano, paano kung 100? Paano kung 1,000 yung mga naglagay ng contact information nila dun sa ano mo, sa website o capture page mo? So, mahirap ka mag-mano-mano at i-follow up sila. So, dapat meron ka rin isa pang tool which is yung autoresponder. Personally, ang gamit ko is GetResponse. May mga iba pang mga autoresponders like AWeber, kaya ActiveCampaign, may isa rin eh, natukol sa Monkey rin eh. Ayun, anyway, maraming mga autoresponder dyan. Mamili ka lang ng mga ano, gusto mo. Madaling gamitin para sa iyo. So i-integrate mo siya. For example, ito nga existing kong capture page. Click ko lang tong edit. Tapos dun sa part na maglalagay sila ng ano. Narito, ito yung magiging dashboard mo pag rocket pages gamit mo. Ayan, click ko tong button. Pwede ko i-edit yan. Ito ilalabas, di ba? Ngayon, dito sa squeeze box, ayan, squeeze box yung tawag niya dyan, may integration. Kailangan i-integrate mo dun sa ano mo, autoresponder. So, akin, ang ginawa ko sa get response ng autoresponder ko. Tapos, ilalagay ko lang sa campaign na gusto ko sa kanila. Okay? Tapos, automatic, mapapollow upan na sila niyan. Save mo lang siya. So, lahat na magbibigay ng information dito, automatic, magsisend ako ng email. So for example, gawin mo pag ginawa mo ngayon 'yan, pwede mong gawin ngayon 'yan. Click mo 'yung button sa description or sa ano, sa baba. Tapos mapupunta ka sa page na 'to and mag-opt-in ka. Pag nag-opt-in ka, kahit ngayon mo gawin 'yan habang nandito ako
nag-video ako, automatic magsisend ako ng email. Diba? So, ang magandang automation yun para talaga magkaroon ka ng time freedom sa business mo. Okay? Yan. So, mag-sign in ka lang dyan. Free lang yung toolkit nga pala. Kaya pwede mong kunin yung ano toolkit. Okay, so, balik tayo sa full screen. And then, okay? So, yun. I hope marami ka natutunan dito sa video training natin ngayon. And, if gusto mong if gusto mong umattend, meron nga pala akong gagawing web class this coming week. Kung gusto mong umattend sa web class, kung paano makapag-sponsor ng maraming downlines weekly, daily sa iyong network marketing business. Gamit ang online strategy, meron akong gagawing web class this week. Kailangan mo lang gawin is kunin yung free toolkit na yan sa ano button or description dyan sa around this video, and then mag-sign up ka dun sa web class for free. Okay? Also, para ma-update ka ng mga next video trainings ko, mag-subscribe ka sa YouTube channel ko kasi every Mondays nag-upload ako doon ng mga bagong trainings na pwedeng makatulong sa iyo sa network marketing business mo para magkaroon ka ng results na gusto mo. Okay? So, thank you for watching this video. This is Coach Kim Carlos. See you next week.